Yung mga kadyosa, kanina na malengke kami sa subik at may nakita ako nakakaiba sa aking mata. Ito ay ang Pagi or Stingray sa English. Nabili namin siya ng 180, lagpas 1 kilo yon. So, lulutuin ko siya sa adobo sa gata kasi sabi nila masarap daw yung igata. And then, first time ko lang din siyang matitikman at lulutuin. Kaya, tara na guys! Ang Pagi or Stingray ay isang uri ng seafoods. Ito ay nakakain o maaaring kain. Yung nakita ko sa palengke, wala nang buntot ang mga pagi kapag ito ay binibenta. Napag-alaman ko na nasa buntot pala nito ang kamandag. Sa mga matatandang kwento, ang buntot ng pagi daw ang pinanglalaban sa aswang. Nagpaturo lang kami sa aming binilhan kung paano linisin ito. Kunin lang daw ang magkabilang gilid nito, yung parang pakpak, yung pisngin niya. Then, alisin yung lamang loob at yung hasang niya. Yan, may kasama. Ayan, hiwain natin siya ng maliliit para mamaya mas madali siyang lumambot. Sa Malaysia at Singapore, ang karaniwang luto sa pagi ay inihaw. At sa Eastern Venezuela naman, isa sa pinakasikat na gawa sa pagi ay ang stingray pie o pastel de chuchu. Ito naman sa Zambales, ang sabi sa akin, malimit na ginagawang pulutan ng mga manginginom ang pagi na ang karaniwang luto nito ay ginataan. Irab ito sa asin para matanggal ang lansa. And then, hugasan natin mabuti. Para matanggal ang alat ng asin at lansa. Tapos, nagpakulo ako ng tubig na may lemongrass, ginger, salt, at pepper. And then, ilagay natin yung pagi. And then, after 10 minutes, hanguin na natin ito. So, para talagang natanggal yung lansa niya. Ito ang way ko para matanggal natin ang lansa ng pagi. And then, hanguin na natin ito. And then, let's gisatain. Gisa natin siya sa bawang, sibuyas, at may ginger.
Ayan, lagyan na natin ng toyo. Siyempre, depende sa panlasa nyo. Tapos, lagyan na natin ng pamintang duro. Ayan, nilagay ko na yung tunay. Then, ilagay na natin ang gata. At hayaan natin siyang kumulo sa sarili niyang gata. Ayan, haluin natin. Kung napapansin niyo guys, ang pagi pala ay madudurog siya. Ganyan talaga ang texture ng pagi na ginataan. At saka lagyan natin ng seasoning para mas malasa. Tsaka para hindi mamuo ang gata, huwag natin siyang tatakpan. Ayan, lagyan na natin siya ng siling haba. Isunod na natin ilagay ang vinegar. Hayaan lang natin kumulo at manuot ang sabaw. At syempre, para mas healthy, lalagyan natin siya ng dahon ng malunggay. Ayan. Diba? And then, haluin natin. Ayan, malapit ng matuluan. Ayan guys, nanuot na ang sabaw or yung gata. Malapit na natin siyang serve at excited ko na siyang matikman dahil first time kong makakatikim. So, ayan na ang ating adobo sa gata. So, ayan guys, taste test na tayo. Husgahan na natin ang adobo sa gata na pagi. Ang sarap siya, nanunot yung kanyang gata. Tsaka hindi siya masyadong matinik. Ang sarap niya, guys. First time ko talaga nakatikim nito. Bagay din pala siya lagyan ng malunggay. Pwede rin din pampulutan. Ayan, may natitikman akong... Ayan, yung tinik niya, hindi siya nakakatinik. Kasi ano, malambot lang siya. Alam niyo yung sa buto ng manok, yung puti-puti doon, yung puti ng buto ng manok, ganun yung ano niya, yung tinik niya, hindi siya nakakatinik ng tulad ng mga bangus. Maharap. Tsaka hindi siya malansa kasi nilaga muna namin siya. Pinakuluan namin siya sa may lemongrass tsaka ginger tapos asin. Yan, ang sarap sulit. Ay, sarap sulit. Yan. Walang langaw ngayon guys, wala akong kaaway ngayong langaw. Grabe.
masarap din siyang pulutan. Namigay din kami sa kapitbahay kasi nabalitaan nila magluluto ako. Kaya yun, binigyan ko sila. Diba? First time ko magluto nito, tsaka first time ko rin matikman. Sarap. Subscribe now!